At pumasok na tayo sa round 7. Sa laban po na scheduled for 10 rounds, Mark Zambrano po kasama si Attorney Danrex Tapdasan. Ito po rin po ang GMA News TV All Sports, tahanan ng mga kampiyon. Magandang linggo na umaga po sa inyong lahat, mga kapuso. And we are winding down dito po sa classic fight na ating nasasaksihan dito. Na sobrang ganda eh, nagiging fan na lang kami minsan ni Attorney, napapatitig na lang kami sa aming napapanood. Napakagandang laban sa pagitan nitong dalawang magigiting na boksingero. Tsaka ang bilis ng laban, Mark. Oo. Round 7 na pala ito. Tapos na pala yung 6 rounds. Parang hindi ko napansin na ganun kabilis kasi napakaganda ng laban na ito. At I'm enjoying every second of this fight. Ito yung mga laban na wini-wish mo na sana 15-rounder pa rin yung mga laban eh. No? Yes, yes. Parang kung pwedeng wag nang matapos eh. Yes, ang ganda. Ang ganda talaga. Wala akong masabi. Kaya ho, yung mga boxing fans natin, wag nyo hong iwanan o wag nyo hong ilipat yung channel ninyo kapag nanonood kayo ng GMA News TV All Sports, mga ganitong oras. Nandito ho ang napakagandang mga laban. Wag nyo hong i-miss itong mga laban na ito. Isa ho ito sa mga napakagandang laban na panood ko. Hindi lang mga local fighters kasi mapapanood nila dito. Pati yes. Yung mga international classic fights, yes. Pinapalabas din natin. Yes. Busog-busog kayo talaga sa boxing. Yes. At napaka... Ano kasi ito eh? Quality. Marami kayong matututunan kahit yung mga boksingerong bata natin. Nanonood kayo ng boxing. Lalo sila. Yes. Natututo sila. Kung ano yung mga style na gawin nila. Paano sila mag-conduct ng sarili nila sa ring. At ito... Mexican versus a Japanese. How good is that, no? Meron pa ba tayong mapapanood na boxing na mas matindi pa sa ganyan? Ganda ng combination na yun. Uppercut to the chin, body blow mula dito kay Seiichi Okada. Nice exchange. Yes, napapaano ako eh. Napapasigaw ako minsan eh. Para lang akong talagang nanonood lang, Mark. Grabe. Ganda ng kuha na yun. Kanan sa panga, diretso mula kay Alejandro Sanabria. Going for the uppercut. Yes, at yan o, tingnan mo. Pagka 35 seconds na lang kasi, ayan na, wala na yung takbo-takbo. Sige, ano na tayo? Buntalan na tayo dito. Umaabante na nga si Sanabria eh. Tsaka kahit may sugat, may maga sa mata si Sanabria, medyo pagod-pagod na rin siya. Pero... iba eh, nandito siya sa bayan niya eh. Yes. Kaya hindi siya sumusuko. May level of pride, di ka nga natin. And pagdating sa pride, Mexicans just like Filipinos. Yes. Sa talagang gustong protektahan yung home turf, di ka nga natin. Yes. Final seconds of round 7. In a fight scheduled for 10 at tumama pa ng dalawang kombinasyon dun. Etong si Alejandro Sanabria. As we head to round number 8. Scheduled for 10 at gumaganda. Gumaganda itong laban na ito, Mark. Kanina pag maganda, tapos mas gaganda pa. Oo. Pagtagal. Dahil yung mga boksingero, alam mo kasi itong magagaling na mga boksingero, parang diesel ito. Ito na naman tayo sa automotive mechanic. Parang diesel yan. Oo. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Oo. Lalong umiinit. Yung pag nakuha nila yung second wind, nakita yes. mo nagbabago yung galaw, yes. yung bounce ng legs, nagbabago, yes. yung lateral sila, lalong nagiging effective. Mm-mm. And to think na bugbog sarado na yung katawan niya, yun ang testimony to a fighter in good condition. Yes. That will separate the good fighters yes. from the great fighters. Uh-huh. Yung mga good fighters, siguro consistent lang, or yung iba nagfe-fade. Pero great fighters, habang tumatagal, lalong gumagaling. Naalala mo yung Diego Corrales saka yung Jose Luis Castillo? Yes! Wala ka ng ibang hahanapin pang perfect example of that. Classic. Yung laban na yun. Classic. Wow! Dalawa. Dalawang laban yun. Oo! Oh. Nako, tumama yung Sanabria. Mukhang delikado yung Okada rito. Kailangan umalis siya dyan sa corner na yan. Kaya lang yun nga, Mark, eh. Hindi siya sanay. Pagkahapon ka kasi... hindi ka sanay na ikaw yung umaatras at ikaw yung tinutulak. That is very dangerous, no? Very dangerous spot for the visiting Japanese Seiichi Okada. Tingnan natin. Kumakabalik pa itong hapon.
And to think na infighting ang nangyayari dito, but mas maraming konekta nagagawa itong katawan, si Alejandro Sanabria. Tinamaan sa katawan yung hapon, pero bumabalik pa rin. Minsan sa mga Sanabria. Hapon, Mark, oh, kailangan wow. yung corner man na yung ano eh. Karamihan sa mga hapon, sa sobrang tapang ng buksingero, either ang corner man or yung referee na ang sasagip sa kanya. Okada, throwing combination. Nako! Oh, good combination there. Nako! Tinamaan ng dalawa. And he's hurt. The he's Japanese fighter is hurt. At tinigil na. The referee stopped the fight. Tinigil na. That Sabi was ko nga sa iyo, Mark, wow. hindi susuko ang mga buksingerong hapon. Kung hindi ho yan tinigil ng referee, hindi ho yan susuko. Wow. Combinations mula dito kay Alejandro Sanabria. Talagang ikot yung ulo eh. Ito yung punishment na nakuha niya. Bago tinigil ng referee yung laban, wala na, glassy-eyed. Hindi na niya alam kung nasan siya. Perfect stoppage by the referee, Mark. Amigos de Televisa Deportes, damos a usted por cortesía de Corona en el centro del ring. Promociones del Pueblo, la empresa más grande de Latinoamérica. Y HG Boxing, el resultado de este gran encuentro. El vencedor por nocaut técnico. A los 2 minutos, con 10 segundos del octavo round. El mexicano Alejandro Flaquita Sanabria. A spectacular 8th round technical knockout victory para dito sa Mexicanong si Alejandro Sanabria. At sa ngalan po ng aking partner ni si Attorney Danrex Sapdasan, ako po si Mark Zambrano. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito po sa GMA News TV All Sports, tahanan ng mga kampyon.